meron kong isang magiging hero na makapagpa-realize kay Lia na parang... Kutura! Kim Jones. Naging orpilito. So, yun po. Yun po yung abangan nyo. Kaya sobrang excited na ako na ito na, bukas na. Masusubaybayan nyo na yung character ko. Yung si Carlo, si Gael. Yun, masusubaybayan nyo na yung love story namin at mga pinagdadaanan namin. As for character, parang kailangan mo talaga ng isipin eh, kasi like for us sa eksena, parang actually once pa lang kami nakikita, pero once pa lang sa show, pero parang kapag nag as Carlos and as Gael, you really need to believe that you're brothers, and parang kuya ko na talaga si Echo kasi hindi, bata pa lang ako napapanood ko na siya sa TV. No, kanina ko nga dito si Ed, dito Ed. That's the title. Ayun, so kapalina sila ng feeling. Ako din, fan ako ng Esperanza. Ako rin. Pingin yung kutsara sa kakin niyo ako dito. Sa'yo. Ikaw na. Alam mo, hindi ako makasagot. Hindi kasi ang imagination ko kay Paolo. Boyfriend ko siya. Hindi mo alam sa akin, Tawad. Type yung lips mo. Yung masarap. Sabihin ka, di ba? Alam mo sabihin kahit ano. No, I mean, it's, in terms of physical, you know, attributes and or physical features and ganyan, you have to find that. In, yeah, syempre, siblings ka, magkapatid kayo, di ba? Pero pag soap opera, hindi mo malalaman kung anong pwede mangyari, di ba? Okay, biological brother ko ba yan? Ay, hindi. Ah, magandang twist ka naman, di ba? But my brother, my older brother, medyo ganyan yung characteristics naman, yung features naman, parang niya, medyo mas pino ako kasi medyo mukha akong Spanyolo, ewan, Pilipinong hinalo na, ewan, di ba? Nanay ko Ilocano, tatay ko, di ba lang na, I believe that. So, yeah, you have to imagine. You have to at least be, like, kailangan may onting familiarization. Para, alam mo yun, may bond. Eventually, kasi pag walang bond na nangyari, walang kwenta yung magiging result, di ba? As brothers. Pwede mo talaga. Kasi I've also seen, like, on some of his projects. Parang siguro sa husay niyo naman, parang maniniwala kang kapatid mo eh, pagka-exena mo. Like, yun nga yung sa amin, parang dito, it's more on collaboration between the actors, the directors, and the writers. Kasi, kumbaga, pag nagko-collaborate lahat, naniniwala kayo at nagagawa niyo na tama yung trabaho. That's the reason why nag-workshop kami, para madali yung trabaho namin. Hirapan lang ako matagal sa mga. Siya ta eh. May hirapan ka na soon. Instead of fear, let's talk about prayer. You know, my prayer is that every role that I take on would be exciting and not boring. And then supply that all the time. Like whenever sila Henry and his team offer something sa akin, it's always exciting. And I can trust them na ganda talaga yung role. Here's first. Sa akin kasi, wala rin fear eh. Kasi dapat wala kang takot talagang tumanggap ng mga yung mga roles na talaga matcha-challenge kayo. Kasi, di ba, pag nabigyan, kung ikaw mismo mabibigyan mo yun ng isang magandang character, yung mabibigyan mo yun ng justice yung character mo, ikaw mismo parang isa yun sa greatest achievement mo bilang artista kasi nagawa ko tong role na to at hindi ako natakot ipakita ang isang character na to sa mga tao. So, yun po. Yeah. Ako siguro yung fear ko for when I accepted the role is, or upon accepting the role, is yung being consistent with the character, consistency. Kasi it's hard to be consistent from start to end, lalo sa soap when you're shooting every day. So parang being consistent is really a challenge. I'm
sure not just for me, but for all of us. So, yeah. Thank you. Ang fear lang talaga is... So, hindi ka honest kanina? Wala pa kasi level na yun kanina eh. Pero kung, hindi siya, ano talaga, concern instead of fear, is that kung di kami magkakaroon ng connection as actors with our directors, or siyempre, hindi namin ma-express yung gusto ng writers kung walang communication sa amin. It's all about communication eh, and understanding. An actor's job is to understand. Ako, can I be honest? Pero kung nalaman ko si Jericho na naman, may takot ako. So, Jericho, mahana naman. Pero alam ko, ibang combination din namin. Wow! Hindi na nalang. Tama yun, makapaggawa ka ng something new sa character. Pag di mo ma... Pag mukha pa rin yung katulad ng dating, so, yun. Ay, sorry. Hindi, di ba, parang nakakatakot, especially pag soap or TV series, ang haba ng panahon, you really need guidance from your directors and just, you know, the people that create the story para mas maganda yung kalalabasan. Ikaw, Paolo, you wanna be honest? Please be honest. Honest naman ako lang. Hindi ko na sinasabi lahat. Honest ako. Ano na nagpapangiti sa'yo? You know. Okay, first question ah, madali. Hindi, lahat yun kailangan. Hindi. Kailangan lahat yun. Nagpapangiti sa'yo pag ginagampanan mo yung character mo. Nadyan. Madali, sumagot na kayo mag-isip mo. Ah, sige. First one, nagpapangiti sa amin, professionally speaking, ikaw. It's a great project. It's a very exciting project that every night or every the day before taping, it's the first time I felt this again. I'm excited to go to work. Wow. Ay, hindi, every project pala na feel ko to. Baka ma-issue pa ako. So, you know, I'm working on a good project and a great team that I can hang out with and joke around with. And at the end of the day, of course, yung pinaka-bottom line and yung pinaka-core nun is I can really work with. That makes me smile as an actor. And kung may pressure ba lahat ng tao, may depression mo ako. Hindi lahat ng tao may pressure. And very, makakahanap ka ng mga tao na katulad, yung character na katulad ni Mia, na madaling i-judge. Just because ito yung trabaho nila. But hindi mo na, you cannot, you know eh, don't judge the book by its cover, diba? You don't know what happens in the room pag siya na lang mag-isa, eh, ganyan, you don't know. So hindi mo masasabi lahat ng tao, but it's tempting, you know? Third is, ano yun? Ano yung naging reaction? Kung mag-offer sa akin, if someone offered to you, ano yung naging reaction? Offer, ano yung pressure ka, Pressure. Takot ako. May nagsabi niyo sa akin dati nung hugs pa kami, wala yung asawa ko. Magkano ba? Takot talaga ako. 50 years old na siya eh. Ngayon lang nauso yung salitang cougar. Ako siguro yung nagpapangiti sa akin sa set. Ikaw. Siguro ako, actually, well, masaya kasi pag may ginagampanan ka na napakalaya sa personality mo. Sa tingin ko ganito. pero siguro sa set, actually yung mga tao, pag nakikita mong lahat ng tatrabaho ng mabuti or nagsisipag para pagandahin yung mga eksena at yung mga kailangan gawin yung views. Ayun, parang nakakatuwa na makita silang napaka-passionate, hindi lang sa amin, kundi pati yung mga directors namin, yung mga crew, cameraman, everyone, lahat sa set. At, what's the next? Ano yung next? Ako, hindi. Hindi lahat ng tao may presyo at hindi lahat ng tao nabibili ng pera. May iba, nalibili ng pagmamahal, ng halik, ng yakap.
At yung last, siguro pag ina-farewell ako, hindi ko alam kung paano mag-react, pero siguro yung best way is, siguro being respectful na, sorry, being respect, parang declining it in a very respectful way. Huwag yan nagsulat niyo sa akin dito po yung kubat. Hindi nila susulat, naka-video sila. Hirap din yun, di ba? Para gusto mo... Abang mo sa Instagram mo yan, saka sa Twitter. I-retweet mo lang. Para gusto mo tanongin, bakit kaya, ano kaya lang sa isip ko kung bakit ka nag-offer sa akin? Bakit mo ako pre-national? Di ba ganun yung nangyayari sa'yo, di ba? Bakit mo kaya ako pre-national? Saka ano kaya? Parang parapras ng dati. Ayun nga, ikaw. Ikaw na yun, sige na. Dali na, may iladagdag po siya. I don't think lahat ng tao may price. Kasi yung value mo is not, it's not of this world. Oo. You know what I mean? I'm not trying to be spiritual or anything like that, but... Hallelujah. Amen. Ako, ang nagpapangiti sa akin, maliban sa ikaw, siguro yung isa ha, yung pag hindi club El Sueño location, pag hindi club. Kasi pag club na stress na ako, eh, bawal akong kumain, bawal akong, and then ko rin iniisap yung sayaw, yung costume ko. So pag sinabing Mia's house, girls, ganito, nakangiti ako. Hindi, pero yun nga, ang sayang gumising sa umaga na parang may pupuntahan kang trabaho na parang positive lahat. Na lahat gusto magtrabaho, lahat yung energy nila parang halos pare-press kayo na gusto makagawa ng isang magandang project. Tapos kung may naniniwala ka ba na may pressure bawat tao? Ayun, hindi naman talaga. Parang wala eh. Hindi kahit ilang million pa yan o ano, hindi mo mapapresyohan talaga ang isang tao. Kasi bawat isa sa atin, kasi diba bawat isa sa atin may kanya-kanyang kayamanan tayo na hindi mo mapapresyohan ng kahit magkano talaga. Tapos kung ano yan? Kung may nag-offer. Kung may nag-offer, wala pa naman po. Pero anong reaction? Kung may mag-o-offer, sorry. Dito. Parang yun nga, siguro sasagutin ko na lang yung may galang pa rin. Na parang, kung yung taong yun hindi ka nire-respeto, magpakita ka na ng respeto sa kanya para mahiya siya at respetuhin ko. Depende. Impression ko what? Kunin kita, magkano ka? Ay. Sa isang show. Ay. Isang kanta. Oo, may impression ka. Nakatrabaho ka na si Maha before for Status It's Complicated. Comedy na ngayon. Medyo iba, may Chris Martinez. And siguro, parang alam mo eh, as an actor and as someone part of the cast, pag nakaka-excelo mo yung tao, alam mo pag mahusay. Dahil nadadala ka, dahil, kumbaga, ayun, nagbibigay rin. And parang, so far naman kay Maha and kay Echo, naramdaman ko yun. So, I'm very grateful, nakatrabaho ako sila, pero, ayun, nakaka-impress rin. Thank you. Thank you. Reflect naman yan. Hindi, ako naman. Parehas yung kay Paolo and kay Echo, yung sila, yung totoong sila, yung hindi artistang Paolo, hindi artistang Jericho. Kung si Paolo, lalo na kay Paolo na parang eto siya, ganito siya, eto ako, tanggapin mo, ano. Pero may mga adjustments din siyang ginagawa para sa akin. Parang alam niya rin alam niyang rumespeto talaga ng babae. Parang alam niyang alagaan din yung mga katrabaho niya. Pero, yun. Tapos, tsaka, alam mong iba rin yung alagaan yung trabaho niya at pahalagahan yung trabaho niya. Sobrang parehas sila ni Echo. Si Echo medyo
Yan ang lagi akong niloloko, binabarubal ako. De, si Echo naman, isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi bumababa yung energy ko sa set. Kasi para siya yung ano, yung battery pack ko. Oo, may extra battery pack ako na pag nagsama kami dalawa, parang ang napapagod yung staff namin kasi ang dalawa kulit namin. Yun, yung kung kay Echo yun, yun ang gusto, ang na-impress ako sa kanya yung parang kahit sobrang late na kami nagtatrabaho, kung ano yung pinakita niyang energy dun sa umaga hanggang mag-cut off na, parehas pa din. Hindi ko na nga siya pinagkakape ng mga 2 a.m. eh, kasi mas lalong lumalala. Pero yun nga, kahit na ganun, nakikita mo, pagtrabaho na, nag-iiba na sa character. Yung alam, ang husay. So, I'm impressed with you. Libre din kinahong yun. Ikaw po nagbibito ng salita to, ano yun, yung bat tsaka ang sapatos ang inihintay na kapalit yun. Kuya, 8 and a half. Thanks, Pao. Thanks, Nudge. Gusto ko talaga yung center of attraction or and attention. Ano ang push ng ito para saan? Okay, start with Paolo, very short lang yun, ano. Hindi naman lingit sa kaalaman natin na daming turbulence na dinaanan yung project before Showman. At least kung if we're asking, if we're talking about kung what impressed me most, this is ability to handle, you know, criticisms, questions, whatever it is, pressure na binato sa kanya, kung ano-ano. And he handled it like a gentleman, ganyan, ayos yan. And then he actually, nung nag-iisip kami ng mga actors, sino ba pwede, you know? Isa siya dun sa mga gusto namin. Gumanap talaga dun sa role namin. And that is, yung na-impress ako dun sa ability to show depth. Kasi yung character niya is, hindi naman lang sa lahat ng character kailangan ng depth. Ito yung malaling talaga, yung Carlos na yung pinagagaling yun nun. And, we see that, it's nadi-display yun dun sa trailer pa lang nakikita niyong lahat. So, and good feedback ganyan sa work and everything. So, very excited, bro, to share scenes with you. Bro, after mo meet a little bit. So, go ahead! yeah, ay, go back. Wala na ako ibang tao nakita ng level of professionalism kesa kay Maha. Sa dalawa lang yun, sa lalaking hinahangaan ko, si Piolo Pascual. Sa babae, si Maha Salvador. Siguro siya yung, because bato-bato yung katawan niya katulad ni Piolo. I'm sorry. No. Yung love niya for work, mixed with the right amount of energy and kulit and you know, and napaka-endearing yung character yung malambingin sa set, sa production, sa lahat ng tao. She knows how to, yung relationship niya sa mga tao, kahit sa production, she shows value, and yun, and I'm very impressed at the same time, hindi nasa-sacrifice yung talento niya, nandun siya. Dedication is something that I'm impressed with pagdating kay Manch. Pag-ing natin mag-bulan. 5, 4, 3, 2. Ako po si Carlos. Ako po si Mia. Ako po si Jericho. Bukas na... Malidibdib ang nga. Dapat ano sabihin natin? Bridges of Love, March 16, after Forevermore. Okay. Bridges of Love, after Forevermore. Yes. Okay. Go. Ako po si Carlos. Ako po si Mia. Ako po si Gael. Bridges of Love, after Forevermore. Thank you, Jericho. March 16 na po yan. Okay.